ng ganap at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Bumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay. Bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad. At ating itanghal, bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad. At ating itanghal, bagong lipunan. Bago. Ang tatak
bakit po ikaw ay nagdesisyon para tumakbo bilang congressman ng unang distrito ng Ilocos Norte? Lagi ko po sinasabi, ay nung ako po ay umiikot sa ating napakagandang probinsya, nung ako po ay nakikipag-usap sa ating mga kakailan, nagkaroon po ako ng isang pangarap. At yan po ay isang pangarap na hindi lang ibalik ang Ilocos Norte kung saan tayo galing bago dumating ang pandemya, kundi gawin mas matibay at mas maganda ang ating minamahal. Mabilis kong nalaman at mabilis kong nakita na hindi lang ako ang may pangarap na ganito, hindi lang ang Team Marcos ang may pangarap na ganito, kundi lahat po ng ating mga kakailan ay may ganitong pangarap at pinag-iisipan ang kinabukasan ng ating probinsya. At nung nalaman ko yan po, pinag-isipan ko at nakita ko, walang mas malaking karangalan kundi ang sirbing daytoy na probinsya at Ilocos Norte. At doon po, noong nakita ko na nag-iisa tayo sa ating pag-isipan, nag-iisa tayo sa ating plano, doon ako nagdesisyon. At walang mas magandang lugar na ipakita na tayo ay nagkakaisa kundi dito sa Ilocos Norte. Amoy ako dahil tayo ay nagsama-sama, hindi lang natin pwedeng ipagmalaki na ang susunod na Pangulo ng Pilipinas ay taga Ilocos Norte, kundi pwede natin ipagmalaki sa buong bansa na tayo ay nagkakaisa at posible po sa akin ay ako bibigyan sa buong ang masasabi ko po sa inyong lahat na sasiguraduhin ko bilang congressman ng unang distrito ng Ilocos Norte kasama ng isang Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte at ang buong Team Marcos na papagod ang ating minamahal na Ilocos Norte, papagod ang ating minamahal na Ilocos Norte. Pero ngayon po, iimbangbaga ni Ken kayo, paalmet lahing sarita. Paalmet lahing sarita, adaeg di plano. Di plataforma ni talo, teknolohiya, trabaho, agrikultura. Sa teknolohiya po, lahat sa inyo, tagalawag, tagapagudpod, nakita nyo, may itinayo tayo na sandbox dito, na sandbox kay pagod-pod. Libreng wifi, libreng paggamit ng computer at tablet para sa ating mga kapatan, para sa ating mga negosyante. Gusto ko ibalita sa inyo na itong programa na ito ay ginawa namin para agsubli itay trabaho na nawala dahil sa pandemya. Tatlong linggo lang po tumatakbo, 300 na po na trabaho ibinalik dito sa Ilocos Norte. At huli-huli ang agrikultura ako. At ang plano po namin ni Gov. Mat Manoto dahil bumababa ang presyo ng palay, tumataas ang presyo ng fertilizer. Para maitulong po natin ang ating mga magsasaka, ay itatayo po namin ang isang government-run, centralized
trade business para sa ating mga palay farmers para wala po minuman at mas kataas, ang kita nila po. Ito po ang aking plano para sa ating probinsya. Ito po ang gusto kong mangyari. Pero ang moyo po, alam ko, nararamdaman ko at nakikita ko kapag ako ay umiikot. Tayong mga Ilocano ay pagod. Pagod sa kahirapan na naranasan natin. Sawang-sawa na habang tumataas ang presyo ng mga goods, bumababa ang kita ng mga negosyo, bumababa ang sahod. Pero alam ko tayo ay pagod. Alam ko tayo ay sawang-sawa na. Pero ang mas alam ko ay ang mga Ilocano ay magaling. Ang mga Ilocano ay matapang. Sa pag-unlad ng ating minamahal na probinsya ako. Kaya, ay ayaten kayo ako. Itong gabi na ito. At ngayon po, dito, nagsimula kung may kilusan para sa pagkakaisa. Dito, sa unang distrito ng Ilocos Norte, may kilusan para sa tunay na